Hoy mga kabikers, kumustamos? Pasensya na kayo, matagal tayo nakagawa ng hindi nakagawa ng video ano. Kasi nga po tayo busy, nasa hot ako ngayon. Wala kasing maka-duty dun sa kitchen, kaya tayo muna. So, merong nakaraang linggo, meron pala akong live dun sa KNN. Tapos, kinawa natin itong OB paste. Ito yung gagawin natin ngayon. Yan. Kaya lang, nakapagsabi tayo dun, ilalagay natin to sa YouTube. Merong nag-PM sa atin na hanap to. Sabi ko naman, wala pa tayong ingredients. Hindi pa tayo makabili para sa demo natin. Sabi niya, magpapadala ako. Gawa ka GCash. Papadala ko sa'yo via GCash. Sabi ko, wag na lang sir. Gagawin ko na lang po. Kasi po, promise ko naman po yun. Okay, sir, sino ka man? Walang profile yung ginawa niya. Tapos, TG lang yung pangalan niya sa Facebook. TG Oli. Parang ganun lang yung pangalan. Dami account yata yun. Anyway, gagawin natin to. So, ituturo ko sa inyo. Ito pala yung OB paste natin. Igawa lang sa potato flakes. Uunahan ko na kayo kasi sigurado magtatanong kayo. Kung ito ay pwede ba gamitin yung mga fresh potato o yung kamote. Yung sweet potato kung tawagin. Yes, pwede naman. Yung sa kamote, kailangan mag-decrease tayo ng konting condense. Kasi hindi tayo gumagamit ng sugar dito. Kasi matamis konti yung sweet potato. Siyempre, sweet potato siya. Matamis konti. Tapos yung, ano niya, yung tawag nito, yung texture. Mas maganda kaysa potato pagdating dun sa palaman. Fresh potato yung ano natin. Okay, kung gagamit naman kayo ng fresh potato, kailangan yung dagdagan yung sugar kasi watery yun si fresh potato. Tapos, mabasa. Masyadong sticky. Kailangan mo mag-additional din doon ng konting flour. Okay? Kaya lang, ang disadvantage dun sa dalawa, madaling mapanis. Si sweet potato, magkaroon siya ng parang laway. Yan, mabilis mapanis si sweet potato. Kailangan mo dun preservatives. Kaya lang, ako naman, ayokong gumamit talaga ng mga preservatives. Gusto ko talaga daily fresh yung mga tinapay natin hanggat maaari kung pwede. Napakataas siguro, mga 3 days lang. Kasi po, ayoko talaga gumamit ng preservatives. Okay? So, ito yung yung disadvantage pag gamit kayo ng fresh. So, yung gagamitin natin is yung flex. Yan. Dried potato. Dried flex, kumbaga. So, hindi natin kailangan ng preservatives dyan. Kasi nga po, hindi naman tayo gagawa ng marami. Good for ilang days lang. Tapos, ang advantage naman dito, pwede kang magsak hanggang 1 year. Kasi, mataas yung ano niya. Shelf life. Pwede mo siya mag-stock. So, hindi kailangan na. No? Kasi yung mga fresh na bibilhin mo sa merkado, kailangan mong i-production agad lahat kung ilan yung binibili mo. Kasi, masisira at saka yung iba, tutubo. Yan. Magkakaroon ng dahon. Magkakaproblema at papangit na yung lasa. So, yan yung advantage dito sa potato flakes. Pwede ka mag-stock sa storage mo ng marami. Hanggang isang taon kasi yearly naman yung expiration. Tapos, mas madali yung paggagawa kasi nga po, hindi mo na kailangan maglaga, hindi mo na kailangan kudkurin, tapos, maganda yung result. Napansin nyo po, itong palaman natin, OB paste ko, pwede nyo gamitin palaman sa butchi, yung tinapay, yung mga special tinapay nila, halos magkahawig lang sila sa magkahawig lang yung lasa o closer. Minsan, nagsasabi pa nga na iba, mas masarap pa dun sa original na OB halaya. Kasi nga po, iwan ko, depende siguro sa gumagawa. Kasi pag gumagawa ako ng OB halaya, ganito lang yun yung
ingredients. Kaya lang medyo malapot-lapot konti yung ubi halaya, may sticky yung dating. Para sa akin naman pagdating sa ano, sa palaman, parang ang sarap ano, madaling gawin. O kumaga hindi mo na kailangan talaga maglagay ng preservatives kasi nga po dun sa ubi halaya, maliban sa sugar niya, mag-a-add ka talaga ng preservatives kasi nga po fresh yung ginagawa nila. Okay? Anyway, umpisahan na natin. So, gagawin natin, ito yung kawali. Okay? Kita ba? Okay. So, paghalo-haloin lang po natin yan, lahat. So, itatabi ko na to. Ito yung potato flakes. Ito yung condense natin. By the way, yung potato flakes natin is 55 grams. Itong condense naman, 300 grams. Okay. Ito yung evap, 250 grams. Egg yolk natin, yolk lang po, hindi kasama, white. 5 pieces. 5 pieces. Okay. Tapos, ito yung Bear Brand, milk powder natin, 90 grams. Cheese, gamit natin, Cheesy, Magnolia brand. Yan po yung gamit natin. Pero kung meron kayo dyan, Eden, o ano pa yung cheddar cheese na meron kayo, pwede na yan. Pwede rin quick melt, kaya lang medyo mahal. So, ihalo na rin natin. So, napakadaling gawin. Halo-haloin mo lang. Ito yung food color natin. Meron na tayong DIY na ginagawa nito sa YouTube natin. Ito yung lagayan. Okay, so sa pamamagitan ng paggawa ng sarili nating liquid food color, nakakatipid tayo sa palaman natin. Kasi nga po, mababa lang yung cost kumpara kung bibili tayo ng liquid food color na ready-made na. Okay, 20 grams lang po ito para hindi masyadong dark yung kulay ng ube. Kung gusto mo lighten, bawasan mo lang konti. Gusto mo rin ng dark, dadagdagan mo lang ng konti. Pero para sa akin, sa 20 grams, okay na yung kulay. So, ganito yung kulay niya, 20 grams. Okay? So, lulutuin lang po natin to gamit ang wooden ladle. Paghaluin muna natin. So, lulutuin natin to in medium heat hanggang mag-sticky siya. So, papakita ko mamaya. So, guys, ito na po yung niluto natin. Okay? Hindi ko na po pinakita yung paano niluto, pero medium heat lang po. Basta, pagkasalang nyo po nito sa kalan, huwag nyo po, ano, huwag nyo po hayaan na tatagal sa init na hindi nyo na halo-halo. Kasi kailangan haluin. Pag haluin mo talaga. Kasi mabilis lang to matutong. Kasi nga po may cheese. Tsaka yung food color natin mabilis didikit sa kawali. Kaya kailangan mo talagang ano, halo-haloin lagi. Yan. Hanggang ma-achieve mo itong ganitong consistency. Tapos palalamigin mo lang to. Pagkalamig niyan, ganito na po yung result. Okay? Pwede mo na to actually palaman sa dice. Upya dice. Ginagawa ko to palaman sa upya dice kaya medyo mabasa-basa. Gagawa rin tayo ng tamang sukat para sa upya dice natin sa upya hapon. Yung mga upya na palaman munggo. Gagawa tayo ng palaman na yan. Kaya lang, kailangan muna natin mag-ipon ng pera para dyan kasi kailangan natin ng mga ingredients. Okay? Sa mga gustong mag-sponsor dyan, joke lang. Sige, sana po, may ito po yung makatulong sa inyo. God bless po sa ating lahat.
sundan po natin lahat lagi ang mga video, sa sunod pa natin video, kasi nga po gagawa tayo ng marami variety palaman. Okay, kasi sa ngayon hindi muna tayo makagawa ng tinapay kasi sira oven ko. By the way, dun pala sa nagtatanong regarding dun sa siupaw, napaka problema niya kung bakit daw off-white yung siupaw niya. Ma'am, sir, so far, mula nung natuto ako na gumawa ng tinapay o siupaw, hindi ko pa po alam kung meron pampaputi ng siupaw. Pero, ang alam ko may harina na sobrang puti na kadalasan ginagamit namin sa siupaw. Nakalimutan ko lang yung brand, nahanap namin niya dati pagka gagawa kami ng siupaw. Yun yung sekreto namin. Iwan ko lang kung mayroong pampaputi dyan sa siupaw, hindi ko alam. Pero yung ginagamit namin dati, harina lang talaga. So, sinubukan ko rin hinanap sa ano, sa Google, kaya lang hindi ko na nakita. Nakalimutan kasi yung brand. Shoutout lang tayo dun sa may alam na ano, kung anong harina yon. Kasi lalabas, puro Chinese flour eh. Pero meron na tayo dyan, meron na tayo, dito sa Pilipinas, meron na. Marami na nagbebenta ng, ano, Snow White yata, parang Snow White flour, parang ganun. Para sa siupaw. Okay? So ito, pwede mo rin itong gawing palaman sa siupaw. Yung gumagawa ng fried siupaw. Yung iniis din tapos pina-fried, pwede rin to. So gagawa natin to ng maraming variety, kaya stay tuned lang po. God bless.